ang isang batang ulila, na walang anumang pag-ibig, ay nakikipagkita sa isang misteryosong Dark Knight, na ginawa siyang prinsipe ng mga demonyo, at kalaunan, siya ay itinalaga upang maging Demon King. Sa paglalahad ng kanyang kwento, ang pinaka nakakabaliw na plot twist ay mangyayari. Ang mundo ay nahahati sa dalawang magkaibang realms. Ang una ay ang kaharian ng liwanag na matatagpuan sa itaas ng langit. Isang reyna ang naghahari sa Celestial Kingdom na ito. Ang pangalawa ay ang kaharian ng kadiliman, ito ay natatagpuan sa isang tiwangwang na lupa sa ibaba. Ang kaharian na ito ay pinamumunuan ng hari ng kadiliman. Si Iris, ang reyna ng kaharian ng liwanag ay nakikipag-away laban sa kaharian ng kadiliman. Determinado siyang protektahan ang rune, isang mahalagang relic, anuman ang mangyari. Sa isang nayon, may isang binata na nakatira doon, at tatawagan natin siya sa pangalang Hero. Si Hero ay isang masipag na manggagawa, handang simulan ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa kanyang nayon. Lumabas si Hero sa kanyang tirahan at nakipag-usap sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos, isa sa kanyang mga kapitbahay ang nagdadala ng nakakaalarmang balita. Ang mga halimaw na demonyong nilalang ay sumusulong patungo sa kanilang nayon. Dahil sa takot, ipinagkatiwala ng mga matatanda kay Hero ang kaligtasan ng mga bata sa nayon. Layunin ni Hero na pangunahan ang mga kabataan sa ligtas na lugar sa tuktok ng bundok, habang ang mga matatanda ay naghahanda sa kanilang sarili upang labanan ang mga papasok na halimaw. Gayunpaman, habang ginagabayan ni Hero ang mga bata sa bundok, sila ay tinambangan. Isang halimaw na kahawig ng isang higanteng centipede ang bumungad sa kanila. Nakakalunos, ang espada ni Hero ay hindi epektibo laban sa matigas na balat ng centipede. Ang halimaw na ito ay nagpapatunay na isang walang awa na mamamatay tao, na kumitil sa buhay ng ilang bata. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Hero na iligtas ang isang bata lamang. Gayunpaman, ang bata ay nanganganib dahil sa venom ng centipede. Nang tuluyang makabalik si Hero sa kanyang nayon, sinalubong siya ng lubos na pagkawasak. Ang nayon ay nasira, at lahat ng mga residente nito ay natalo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Lumipas ang mga araw, at isang estranghero na nakasuot ng kahangahangang baluti, na pinangalan ng Skr, ay dumating sa nawasak na nayon. Nang makatagpo niya si Hero, nagtanong siya kung may kalapit na baryo pa dito. Malungkot na ibinalita sa kanya ni Hero na ang nayon na dating nakatayo, ngayon ay nilipol na ng mga halimaw. Si Skr ay hindi nagkomento sa balitang ito. Pagkatapos, nagtanong si Skr tungkol sa kasalukuyang ginagawa ni Hero. Ibinunyag ni Hero na naghuhukay siya ng hukay para sa kanyang mga yumaong taga-nayon, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon ng paghuhukay, ang pagkagod ay naramdaman. Pagkatapos, bumagsak si Hero, naubos ang lahat ng lakas niya sa lupang hinuhukay niya. Nang mapansin ang kalagayan ni Hero, pinayuhan siya ni Skr na magpahinga at kumain. Sumagot si Hero na nagsasabing wala siyang oras para magpahinga. Para tulungan siya, naglabas ng tinapay si Skr at iniabot ito kay Hero. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Hero ang tinapay at kinain ito. Habang nagsisimula silang mag-usap, ibinahagi ni Hero ang kanyang pananaw sa nangyayari. Naniniwala siya na ang kaharian ng liwanag at dilim ay bahagi ng iisang mundo, na nagpapahiwatig na pareho silang mahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng mundo. Gayunpaman, hindi masyadong naiintindihan ni Skr ang pananaw ni Hero. Ibinahagi rin ni Hero ang kanyang pinakamalalim na pagnanais para sa lahat sa Earth na makahanap ng kaligayahan. Si Skr ay tumutugon na ang lakas ay kinakailangan upang makamit ang gayong layunin. Dahil dito, binigyan ni Skr si Hero ng isang espada, na nangangakong tuturuan siya ng wastong paggamit nito. Nagsisimula na ang kanilang pagsasanay, at gaya ng inaasahan, madaling nadaig ni Skr si Hero sa kanilang unang pagsasanay. Gayunpaman, hindi napigilan si Hero. Tumalon siya pabalik sa tunggalian, ipinahayag ang kanyang determinasyon na magdala ng pagbabago sa kaharian, at protektahan ang mga inosenteng buhay. Nang marinig ang layunin ni Hero, pinayuhan siya ni Skr na kung talagang nais niyang magpatupad ng pagbabago, dapat niyang layunin na maging hari ng kadiliman. Sa gitna ng kanilang tunggalian, ipinahayag ni Skr na siya ay minsang naghangad na maging hari ng kadiliman ngunit siya ay natalo. Ang tunggalian ay nagpapatuloy, ang mga espada ay nagsasalpukin, hanggang sa maalis ng sandata ni Hero ang sandata ni Skr. Pagkatapos, biglang bumagsak sa lupa si Skr. Ipinahayag niya kay Hero na siya ay mamamatay na, at sinabi na natalo siya kamakailan sa isang labanan laban sa hari ng kadiliman, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Sa kanyang mga huling sandali, ipinagkatiwala ni Skr kay Hero ng kanyang sariling espada. Inutusan niya si Hero na maglakbay patungo sa kabisera ng kaharian ng kadiliman. Sinabi na pagdating doon, dapat niyang hanapin si Bales at sabihin sa kanya na umalis na sa bansa sina Yexel at Mikey. Iginiit ni Skr ang eksaktong mga salitang ito, na nag-iwan kay Hero na tuliro ngunit tinatanggap ang misyon. Si Bales, ayon kay Skr, ay mauunawaan ang mensahe at mag-aalok ng kanyang suporta kay Hero. Dahil sa pagtanggap ng misyon, nagtakda si Hero patungo sa kabisera ng kaharian ng kadiliman, na naghahangad na maging susunod na hari ng kadiliman. Samantala, sa kaharian ng liwanag, makikita ang reynang si Iris na nakikipaglaban sa Cowan ng masasamang nilalang. Sa kainaitan ng labanan, kumukuha ng kapangyarihan si Iris mula sa Ron.
Ang artifact na ito ay nagsisilbing isang walang katapusang pinagmumula ng enerhiya na nagbibigay daan sa kanya upang talunin ang mga masasamang nilalang. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay napakaikli lamang dahil ang mga halimaw ay muling lumitaw kaagad. Sa kabutihang palad, hindi nag-iisa si Iris sa laban na ito. Si Phaios, ang commander ng kanyang army, ay dumating sa tamang oras upang tulungan siya. Magkasama, pinamamahalaan nilang itulak pabalik ang mas-asama na puwersa. Gayunpaman, sa pagtatapos ng labanan, si Iris ay naiwan sa malalim na pag-iisip. Ang patuloy na digmaan sa kaharian ng kadiliman ay nakakapinsala sa kanyang mga ari-arian. Samantala, nakarating na si Hero sa kabisera ng kaharian ng kadiliman. Pagkatapos ng paghahanap, sa wakas ay nahanap niya na si Bales. Sa una, ipinapalagay ni Bales na kinuha lang ni Hero ang espada ni Skrr, ngunit nang sinabi ni Hero na nakaalis na ng bansa sina Yexel at Mikey, agad na nakilala ni Bales ang code na kinikilala ang mensahe. Ipinangako ni Bales ang kanyang katapatan kay Hero. Nang gabiring iyon, ang kaharian ng liwanag ay sinalakay ni Val, isang may pakpak na halimaw na nakasuot ng mabigat na kagamitang pangproteksyon. Si Iris ay hindi nagatubiling harapin ang halimaw na nagdulot ng malaking pagkawasak sa loob ng kabisera. Sa kritikal na sandali na ito, si Alan, ang hari ng elf, ay sumali sa labanan para puksain ang halimaw. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ang halimaw ay napakalakas para sa kanya. Dahil nabigla sa lakas ng kanyang kalaban, humingi ng karagdagang tulong si Alan. Biglang dumating si Iris, handang kalabanan ang halimaw. Sa isang eksena, nakatagpo si Phaios ng isang grupo ng mga sundalo ng Dark Army. Kapansin-pansin, hindi sila nagpapahayag ng interes sa labanan. Ipinaliwanag nila na sila ay mga mahihirap lamang na pinilit sa digmaang ito dahil sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng dalawang kaharian. Si Phaios na nagbabalak na iligtas ang mga sundalo ay bigla nilang inatake. Sa puntong ito nalaman natin na ang mga sundalo ng Dark Army ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Hari ng Kadiliman. Ang mga nasasakupan ng Hari ng Kadiliman ay hindi makalaban sa kanyang mga utos. Sa kabila ng sorpresang pag-atake, madaling nadaig ni Phaios ang mga sundalo. Samantala, si Iris ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa halimaw na ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Ngunit wala pa rin siyang laban sa halimaw. Dahil sa pagiging desperada, isinasaalang-alang ni Iris ang pagkuhan ng higit na kapangyarihan mula sa Ron. Gayunpaman, nagpasya siya sa huling sandali na huwag itong gamitin sa takot na maaaring masira nito ang Ron at magdulot ng sakuna. Pagkatapos kilatisin na walang laban si Iris, nagpas siyang umatras ang halimaw ang laban at umalis. Pagkatapos ng labanan, naging abala ang mga sundalo ng kaharian ng liwanag, tinutulungan ang mga nasugatang mamamayan at mandirigma. Naiwan si Iris na nagmumuni-muni sa mga nangyaring kaganapan. Kasabay nito, nakikipag-usap si Bales sa kasalukuyang hari ng kadiliman. Inutusan ng hari ng kadiliman si Bales na magtipon ng isang grupo upang salakayin ang kaharian ng liwanag. Ipinahayag ni Bales ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga panganib, ngunit ang hari ay hindi nababahala. Ang kanyang layunin ay para sa kadiliman na sakupin ang lahat. Ngunit bago ilunsad ang pag-atake, inutusan ng hari ng kadiliman si Bales na gumawa ng isang plano para labanan si Val, na isinasaalang-alang ang halimaw na banta sa parehong kaharian. Di nagtagal, nakipagkita si Bales kay Hero. Nang tanungin ni Hero kung saan siya nagpunta, ipinahayag ni Bales na kasama niya ang hari ng kadiliman. Ipinaliwanag niya na ang kanyang tungkulin ay sundin ang mga utos ng hari at pagsilbihan ang kanyang mga potensyal na mga successors. Kasunod nito, ipinaalam ni Bales kay Hero na tuturuan niya siya sa lahat ng mga bagay na kinakailangan upang maging isang karapat-dapat na successor. Sa ilalim ng patnubay ni Bales, inaaral ni Hero ang iba't ibang paksa na kailangang ma-master ng isang hari sa hinaharap, mula sa kasaysayan hanggang sa pakikipaglaban. Naglaan si Hero ng ilang linggo sa pag-aaral at pagsasanay, at sa kalaunan ay nagawa niyang talunin si Bales sa isang labanan. Dahil sa pagunlad ni Hero, binabati siya ni Bales. Pagkatapos ay binigyan niya si Hero ng isang espesyal na baluti, isang pribilehiyong nakalaan para sa mga successor sa trono. Sa ibang lugar, nakatagpo kami ng isang babae na nagngangalang Rosa. Isa rin siyang potensyal na successor sa trono ng Hari ng Kadiliman. Habang ginalugad niya ang kaharian ng kadiliman kasama ang kanyang mga escort, tinambangan sila ng ilang mga halimaw. Si Rosa, na nagpapakita ng kanyang kahangahangang kapangyarihan, ay tinalo ang karamihan sa kanila. Gayunpaman, isang halimaw ang nakaligtas at inatake siya mula sa likuran. Sa sandaling ito, pumasok si Hero at pinatay ang halimaw na iniligtas si Rosa. Gaya ng inaasahan, ipinahayag ni Rosa ang kanyang pasasalamat kay Hero. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Hero kung saan ipinahayag niya na siya ay isang successor sa Hari ng Kadiliman. Pagkatapos ay inanyayahan ni Rosa si Hero sa isang bar para mag-usap. Sa kanilang pag-uusap, iminungkahi ni Rosa ang isang kompetisyon para sa mga successors. Ipinaliwanag niya na kung si Hero ang lalabas bilang nangungunang successor, bibigyan siya ng mahusay na itim na espada. Ito ay magsisilbing pagkilala sa kanya bilang karapat-dapat na Dark Prince at successor sa Hari ng Kadiliman. Pumayag si Hero na makilahok sa kompetisyon.
Lingid sa kanilang kaalaman, isang lalaking may pulang buhok na nagngangalang Adele ang nakikinig sa kanilang usapan. Samantala, sa kaharian ng liwanag, iniisip Perrin ni Iris ang kanyang pakikipaglaban kay Val. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa panahon bago siya naging reyna. Siya at ang kanyang kapatid na si Sema ay dating parehong potensyal na successor sa trono. Sa kabila nito, walang awa yan sa pagitan nila dahil nangako silang hindi magdadala ng anumang sama ng loob kahit sino pa ang mapili. Isang araw, ipinatawag ng Reyna ang magkapatid na babae para sa pagsusuri, ngunit hindi siya gumagawa ng desisyon sa puntong iyon. Pagkatapos, binanggit ni Sema ang mabibigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang Reyna. Nang maglaon, inanyayahan ni Sema si Iris sa hapunan na binanggit na ang kanilang kaibigan na si Fayos ay sabik na makita siya. Tinanggap ni Iris ang imbitasyon, na nagsasabi na inaasahan din niyang makita si Fayos na matagal na niyang hindi nakikita. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Fayos si Iris pauwi. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Iris si Fayos kung sa tingin niya ay kaya niyang maging reyna. Si Fayos, bilang tugon sa tanong ni Iris, ay umamin na wala siyang tiyak na sagot. Gayunpaman, ipinangako niya na kahit sino pa ang maging reyna, maglilingkod siya ng tapat dito. Nabigla naman si Iris sa kanyang sinabi. Pagkatapos, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang masamang nilalang ng kadiliman. Dahil walang mga bantay sa paligid upang tumulong, napilitan si Iris na humiling ng kaunting kapangyarihan mula sa Ron. Gamit ang kapangyarihang ito, matagumpay niyang natalo ang madilim na nilalang. Ang tagumpay na ito ay nagpapatibay sa tiwala sa sarili ni Iris. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Ron ay nakipag-usap sa kanya, na nagdeklara sa kanya bilang ang nakatakdang successor sa trono. Nang marinig ito, ipinangako ni Iris sa kanyang sarili na maging isang mahusay na reyna, at gampanan ang lahat ng kanyang mga tungkulin, anuman ang mga sakripisyong kailangan. Sa kasalukuyang panahon, pagbabalik sa kaharian ng kadiliman, si Hero ay naghahanda para sa competition. Bago umalis, tinanong niya si Bales kung dadalo siya sa paligsahan. Tumanggi si Bales na pumunta, ipinaliwanag na kailangan niyang tugunan ang mga kahilingan ng hari. Gayunpaman, nagpahayag siya ng kumpiyansa na si Hero ay magtatagumpay sa kompetisyon. Nang magpasalamat kay Bales, umalis si Hero para sa paligsahan. Hindi nagtagal, nakarating si Hero sa isang coliseum kung saan makikipagkompetensya siya sa iba pang potensyal na successor sa trono. Sa sandaling nasa arena, binabalangkas ni Rosa ang mga patakaran ng paligsahan. Kailangang talunin ng mga kalahok ang mga pinakamasamang nilalang at manatiling buhay para makalipat sa susunod na round. Pagkatapos ay binanggit niya na ang premyo para sa mananalo ay isang maalamat na espada. Nagsimula ang paligsahan, at ang mga kalahok ay nahaharap sa ilang mga mababagsik na halimaw, na tinatalo sila ng walang kahirap-hirap. Upang mail-well up ang pagsubok, ang mga organizer ng torneo ay naglalabas ng cyclops sa digmaan. Marami sa mga kalahok ang mabilis na natalo ng nilalang, ngunit hindi si Hero. Gamit ang lahat ng mga kasanayang itinuro sa kanya ni Bales, matagumpay na napatay ni Hero ang cyclops. Dito nagtatapos ang unang round ng tournament. Ang tanging natitira sa kompetisyon ay sina Hero at Adele, ang may pulang buhok na lalaki kanina na nakikinig sa kanilang usapan. Lumalabas na si Adele ay isang potensyal na successor din sa trono. Bago ang huling laban, ang parehong mga finalist ay nagpahinga sandali at nag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, pinuna ni Adele si Hero sa kanyang pagtulong sa isang kapwa katunggali sa unang round. Tinitingnan ito ni Adele bilang isang kahinaan na nangangatwira na ang isang hinaharap na hari ng kadiliman ay dapat na walang awa at hindi magpakita ng awa. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Hero. Naniniwala siya na ang pagprotekta sa mga tao, anuman ang mangyari, ang pinakamahalagang bagay. Dahil malinaw ang kanilang mga pananaw, sina Hero at Adele ay nagharap sa isang mapagpasyang labanan upang matukoy ang kampiyon sa torneo. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, ginamit ni Hero ang lahat ng kanyang kakayahan at tiniyak ang kanyang tagumpay. Habang kin-order ni Hero ang kanyang kalaban, pinili niyang huwag ihatid ang huling pag-atake. Nalilito, nagtanong si Adele kung bakit hindi siya tinapos ni Hero. Ipinaliwanag ni Hero na ang pagpatay sa kanyang mga kalaban ay sumasalungat sa kanyang mga personal na mithiin. Natapos ang tunggalian ng aminin ni Adele ang pagkatalo. Pagkatapos ng laban, idineklara ni Rosa na si Hero ang nararapat na Dark Prince at ang pangunahing successor sa trono. Pagkatapos ng seremonya ng parangal, natanggap ni Hero ang kanyang premyo, ang maalamat na itim na espada. Nang maglaon, nakipagkita si Bales kay Hero at binabati siya sa kanyang tagumpay sa torneo. Pagkatapos ay binigyan niya si Hero ng isang makabuluhang misyon, isang misyon na tanging ang Dark Prince lang ang pwedeng gumawa, ang paghahatid ng mensahe sa Reyna ng Liwanag. Pumayag si Hero sa misyon, gayunpaman, hindi pupunta si Hero ng mag-isa. Si Adele, ang pangalawa sa torneo, ay sasamahan siya sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, umalis sina Adele at Hero patungo sa kaharian ng liwanag sakay ng isang mahiwagang barko. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Pagdating nila, sinalubong sila ni Fayos. Sa una, ang general ay tumutugon ng may puot. Si Adele, gayunpaman, ay gumagamit ng kanyang diplomasya upang i-defuse ang sitwasyon.
Nang huminahon na ang mga bagay, hiniling ni Adele kay Fayos na ihatid sila sa Reyna. Mayroon silang mahalagang mensahe mula sa hari ng kadiliman na ihahatid. Sa kabila ng kanyang unang kawalan ng tiwala, pumayag si Fayos na gabayan sila sa palasyo para ihatid ang kanilang mensahe. Pagkalipas ng ilang minuto, sina Hero at Iris ay nagkatagpo sa unang pagkakataon. Ang Reyna at ang mga sugo ng hari ng kadiliman ay nagsimulang talakayin ang nilalaman ng sulat. Ang hari ng kadiliman ay tila naghahangad na bumuo ng isang kasunduan kay Iris upang talunin si Val. Hindi sigurado si Iris sa pagtanggap sa alyansang ito, dahil ang Dark King ay kilala na labis na malupit. Pagkatapos, hinihiling ng Reyna sa mga sugo ng Dark King ng ilang oras upang pag-isipan ang panukala. Bilang resulta, napatagal ang pananatili ni Hero at Adele sa kaharian ng liwanag. Kinabukasan, nakatagpo muli ng dalawa si Iris sa palasyo. Nagtanong si Iris tungkol sa mga pananaw ni Hero sa iminungkahing alyansa. Tumugon si Hero na sa kabila ng malupit na pag-uugali ng Dark King, ang gayong alyansa ay maaaring lubos na makinabang sa magkabilang panig, at mapoprotektahan ang hindi mabilang na mga inosente mula sa pinsala. Nang marinig ang pananaw ni Hero, nagpa siya si Iris na tanggapin ang kasunduan. Sa ganitong paraan, ang kaharian ng liwanag at ang kaharian ng kadiliman ay nagkakaisa upang harapin ang halimaw na si Val. Kinabukasan, ang pinuno ng kaharian ng liwanag ay nagtungo sa kaharian ng kadiliman upang patibayin ang bagong alyansa sa hari nito. Samantala, nagsimulang kumilos ang army ng hari ng kadiliman, naghahanda para sa inaasahang pagharap kay Val. Gaya ng inaasahan, si Bales at Rosa ang namamahala na pinamamahalaan ang mga sundalo ng Dark Kingdom. Biglang sumulpat si Val na nagdulot ng kaguluhan at pagkawasak. Ang hukbo ng kadiliman ay buong tapang na lumalaban sa halimaw, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nagkulang, at sila ay mabilis na natalo. Ang tanging mga mandirigma na natitira ay sina Bales at Rosa, na bumubuo sa huling linya ng depensa. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang pakikipaglaban kay Val ay napatunayang walang saysay, dahil siya ay napakalakas. Na-corner sina Bales at Rosa, at nanganganib ang kanilang mga buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Dark King ay namagitan, na iniligtas ang kanyang dalawang natitirang mandirigma. Si Val at ang Dark King ay magkaharap sa isa't isa. Bago magsimula ang kanilang labanan, nagpalitan sila ng ilang salita. Matindi at magulo ang sumunod na laban. Sa kabila ng kanyang napakalakas na kapangyarihan, ang Dark King ay hindi makapagdulot ng anumang pinsala kay Val, na kinukutya ang kanyang pag-atake. Sa bingit ng kawalan ng pag-asa, dumating si Iris, ang Reyna ng Liwanag, upang tulungan ang Dark King sa labanan. Ang kanyang unang hakbang ay ang gamitin ang kanyang kapangyarihan para i-immobilize si Val. Nagulat sa alyansa na ito, nagpupumilit si Val na maunawaan ang hindi malamang na alyansa sa pagitan ng Reyna ng Liwanag at ng Hari ng Kadiliman. Pagkatapos, pinagsama ng dalawang pinuno ang kanilang mga kapangyarihan upang i-trap si Val sa loob ng isang bulkan. Ang kanilang plano ay gumagana, at ang halimaw ay natalo. Si Iris ay hindi nakikipag-usap sa Dark King, binigyan lang siya nito ng makahulugang tingin at umalis sa eksena. Pagkatapos ng epikong labanan, bumalik si Iris sa kanyang palasyo, pagod na pagod. Pagdating sa palasyo, bumagsak siya kay Hero, at sa kanyang pagod na kalagayan, nagawa niyang sabihin kay Hero na natupad na nila ang kanilang kasunduan bago siya nawala ng malay. Gumamit ang Reyna ng malaking bahagi ng kapangyarihan ng Ron, na nagpaubos sa lakas niya ng gusto. Habang nagpapahinga si Iris, dumating si Sema, na nagtataglay ng mga kapangyarihan sa pagpapagaling, at sinimulan ang proseso ng pagpapagaling sa Reyna. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita si Hero kay Adele sa guest room ng palasyo. Nag-usap ang dalawa kung saan ipinagtapat ni Adele ang kanyang pagtingin kay Sema. Ipinahayag din niya ang kanyang hinala na may nararamdaman si Hero para kay Iris. Ang reaksyon ni Hero sa komento ni Adele ay tila nagpapatunay sa kanyang hinala. Kinagabihan, ipinaalam ni Fayos kina Hero at Adele na natalo na si Val. Tumugon si Adele sa pagsasabi na kung tunay na natalo si Val, dapat silang bumalik na sa Dark Kingdom sa susunod na araw. Sa kaharian ng kadiliman, itinalaga ni Bales kay Rosa ang gawain ng paghahatid ng bagong mensahe sa Reyna ng Liwanag. Sa simula ay nag-aatubili, ngunit tinanggap ni Rosa ang gawain ng mapagtanto niya na ito ay isang pagkakataon upang makita muli si Hero. Pagkatapos ay nagsimula siya sa kanyang paglalakbay sa kaharian ng liwanag, naglalakbay sakay ng mahiwagang lumilipad na barko. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Rosa sa kaharian ni Iris. Sa sandaling dumating si Rosa, agad siyang dinala sa palasyo kung saan inihatid niya ang mensahe kay Iris. Habang binabasa ang sulat, nagulat si Iris nang malaman na nais ng Dark King na palawigan ang kanilang alyansa, hanggang sa ganap na maibalik ang pangunahing lungsod ng Dark Kingdom. Pinili ni Iris na sumang-ayon sa panukalang ito, at inutusan ang kanyang tagapayo na bumalangkas ng angkop na tugon. Samantala, pinangunahan ni Iris si Hero at ang kanyang mga kasama sa paglilibot sa palasyo. Sa ilalim ng kanyang patnubay, gumagala sila sa maraming silid at koridor ng kastilyo. Sa paggalugad na ito, nadatnan nila si Tio, ang nakababatang kapatid ni Fayos. Nalaman nila na may hilang power si Tio nang nasaksihan nila ang pagpapagaling niya sa ilang maliliit na asul na nilalang. Sa
sa isang sandali ng pagkakaisa, ang mga kababaihan sa grupo ay nagmumungkahi na makipagpalitan ng mga damit bilang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng kanilang dalawang magkakaibang kaharian. Dahil sa magkakaibang mga estilo ng kanilang tradisyonal na pananamit, sina Adele at Fayos ang unang nakipagpalitan ng kasuotan habang sina Sema at Rosa ang sumunod. Biglang nagtanong si Adele kay Hero, tinanong siya kung sino sa tingin niya ang pinakamaganda sa kanila. Natigilan si Hero, ngunit sa huli ay inamin niyang pareho silang maganda. Nang marinig ang sagot ni Hero, natuwa si Rosa. Nang gabi ring iyon, inanyayahan ni Iris si Hero at ang kanyang mga kasama na sumama sa kanya sa hapunan. Sa panahon ng kainan, pinagsama ng grupo mula sa Dark Kingdom ang kanilang mga tradisyonal na sangkap sa Light Kingdom, na lumilikha ng sari-sari at masarap na kapistahan. Lahat sila ay nasiyahan sa isang magandang gabi na magkasama. Bago sila umalis sa kanyang palasyo, inaanyayahan ni Iris ang grupo sa isang picnic kinabukasan upang mangalap ng mga gulay. Gaya ng inaasahan, agad na tinanggap ni Hero at ng kanyang mga kasama ang imbitasyon. Nang maglaon ng gabing iyon, nakahanap sina Hero at Rosa ng sandali para mag-usap ng pribado. Sa takbo ng kanilang pag-uusap, tiniyak ni Rosa kay Hero na palagi itong nasa tabi niya, na susuportahan siya sa lahat ng kanyang mga pagsisikap. Tumugon lang si Hero ng salamat, at nagpas siyang huwag pansinin ang malinaw na layunin sa mga salita ng babae. Kinabukasan, ang magkabilang grupo ay nagpaplano ng isa pang pakikipagsapalaran, sa pagkakataong ito ay sa kagubatan para sa pangangalap ng mga gulay. Iminumungkahi ni Adele ang isang masayang twist bago sila magsimula. Iminumungkahi niya na bumuo sila ng mga pares, at gawing isang kompetisyon ang aktibidad. Ang magpartner na makakalap ng pinakamaraming gulay ay idedeklarang panalo. Nagliwanag ang mukha ni Rosa sa ideyang ito, dahil nagbibigay ito ng pagkakataong makasama niya si Hero. Si Fayos ay nagagalak din sa ideya, umaasa na makakasama niya si Iris. Bago magsimula ang pagkuha ng gulay, nagsasabi si Iris ng ilang mga gabay. Nagbabahagi siya ng mga tip kung paano makita at mangolekta ng mga gulay ng maayos. Nang makita ang kadalubhasaan ng Reyna sa larangang ito, nagpa siya silang huwag na siyang isali sa kompetisyon. Kaya, nagsisimula ang kompetisyon sa pagkolekta ng gulay na hindi kasama ang Reyna. Si Hero ay naipares sa maliit na si Tio, ang kanilang kakulangan sa kaalaman sa mga gulay ay naging maliwanag, at humingi sila ng payo mula kay Iris. Sa kalaunan, sumali si Iris sa koponan ni Hero. Ang dalawa ay nakakaranas ng ilang oras na sila lang ang magkasama sa panahon ng aktibidad, sina Fayos at Rosa ay hindi maiwasang pagmasdan sila, at ang kanilang mga puso ay puno ng inggit. Sa kabila nito, lumabas ang koponan ni Hero at Tio bilang mga nanalo sa kompetisyon sa pagkolekta ng gulay. Matapos makolekta ang lahat ng mga gulay, si Iris ang namamahala sa paghahanda ng tanghalian kasama ang mga sariwang piniling sangkap. Habang nagluluto siya, ang iba ay abala sa pagkolekta ng panggatong at paglilinis ng mga gulay. Habang naglalan si Iris ng mga gulay, hindi sinasadyang madapa ni Hero at pareho silang napunta sa tubig. Ang damit na nababad sa tubig ay kumapit sa katawan ng Reyna at namula si Hero dahil dito, at ang Reyna ay nagbabahagi ng katulad na reaksyon. Ang awkwardness ay nagmumungkahi na pareho silang nagtatanim ng damdamin para sa isa't isa, isang katotohanan na maaaring malinaw sa sino mang nagbibigay pansin. Sa kabila ng awkwardness, tuloy pa rin ang eksena. Ang dalawa pagkatapos ay pumunta sa isang pribadong lugar upang matuyo ang kanilang mga damit, at gumugol ng mas maraming oras nang silang dalawa lang. Pagbalik nila sa grupo, natuyo na ang damit, hindi may tago ni Rosa ang inis na makita silang magkasama. Ang lahat ay naghahanda ng tanghalian. Sa huli, sila ay umupo ng magkasama upang tamasahin ang isang masarap na pagkain, ito ay isang naging masaya na pagsasalo-salo. Sa kasamaang palad, ang mapayapang sandaling ito ay hindi nagtagal. Kinabukasan, inutusan ng Dark King si Hero at ang kanyang mga kaibigan na agad na bumalik sa Dark Kingdom. Bago sila umalis, inabot ni Iris kay Adele ang isang sulat. Binabalangkas ng liham ang isang panukala para sa malayang kalakalan sa pagitan ng madilim at maliwanag na kaharian. Si Adele ay madaling pumayag na ihatid ang mensaheng ito sa kanyang hari, ngunit biglang nagbago ang kanyang kilos. Binanggit niya na ang kaharian ng kadiliman ay naghihirap dahil sa kakulangan ng sikat ng araw, at ito ay dahil sa kaharian ni Iris na nagpapatuyo sa lupain doon. Si Iris bilang tugon, ay nagsasaad na ganito talaga ang mga mundo nila. Biglang sinaniba ng Dark King si Adele, nag-transform siya sa isang demonyo at sumugod sa Reyna. Agad na nag-react si Hero, hinugot ang kanyang espada. Pinapatay niya ang kanyang kasama para protektahan si Iris. Nagulat si Iris nang makita ang mabilis at nakamamatay na pagkilos ni Hero. Ito ay tila isang natural na reaksyon sa marahas na pagliko ng mga kaganapan. Pagkatapos ay dinakip at ikinulong si Hero, na itinuring na banta ng mga nakasaksi sa kanyang mga aksyon. Sinira ng insidenteng ito ang alyansa sa pagitan ng kaharian ng liwanag at ng kaharian ng kadiliman. Si Rosa, dahil dito, ay napilitang tumakas sa kaharian ng liwanag. Ang insidente ay nagpapagambala kay Fayos, siya ay umaasa na ang dalawang kaharian ay maaaring magkasamang mapayapa. Ang higit na gumugulo sa kanya ay ang nagbabadyang hindi maiiwasang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian, na ngayon ay tila isang walang katapusang tunggalian.
Samantala, pumunta si Iris sa silid kung saan naruroon ang Rune, naghahanap ng patnubay. Ang Rune ay tumugon sa pamamagitan ng pagbalot kay Iris sa isang makinang na flash ng liwanag. Samantala, si Hero ay nakulong sa isang selda ng bilangguan. Nagsisimula siyang magmuni-muni sa mga kamakailang kaganapan. Napagtanto niya na siya ay kumilos ng biglaan, pinatay ang kanyang kasama dahil nakita niyang nasa panganib ang buhay ni Iris. Ginugugol niya ang kanyang oras sa bilangguan na nag-iisip ng malalim, iniisip ang mga kahihinatnan ng kanyang aksyon. Ilang minuto lang, bumisita si Iris na naging puting pusa, sa piitan kung saan nakakulong si Hero. Gumagamit siya ng magic para i-unlock ang kanyang selda, at pagkatapos ay inakay siya patungo sa isang labasan. Sa kalaunan, narating nila ang isang bangin kung saan natagpuan ni Hero ang kanyang dalawang espada. Sa hindi inaasahan, ang puting pusa ay nagbagong anyo pabalik bilang Iris. Sa simula ay nagulat si Hero sa pagbabagong anyo, ngunit pagkatapos ay naalala niya na nakatira siya sa isang mundo ng Pantasia, at ang kanyang pagkabigla ay nawala. Nagkapit kamay ang dalawa, simbolikong nagkakaisa, at ito ay isang makabagbag damdaming sandali. Sa kasamaang palad, ang kanilang sandali ng kapayapaan ay nabasag nang lumitaw ang mga sundalo mula sa kaharian ng liwanag upang arestuhin si Hero. Hindi nagatubiling sabihin ni Iris kay Hero na tumakbo. Pagkatapos ng mahigpit na yakap, hinawakan ni Hero ang kanyang espada at tumakas sa isang barko na madaling dumating para sunduin siya, at bumalik siya sa kaharian ng kadiliman. Bumalik sa kanyang sariling kaharian, si Iris ay nananatiling iniisip si Hero. Hindi nagtagal, ang kanyang kaharian ay sinalakay ng isang grupo ng mga halimaw, na malamang na ipinadala ng hari ng kadiliman. Inutusan ni Iris ang kanyang tagapayo na ay handa ang mga mandirigma ng kaharian para sa labanan. Sa gitna nito, hinihiling ni Phaios na pansamantalang bumitaw sa kanyang tungkulin, na umalis sa hukbo. Ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon na maghanap ng gamot para kay Iris dahil naniniwala siyang mahina na ang kalusugan nito. Tiniyak sa kanya ni Iris na siya ay gagaling at idiniin ang kanyang kahalagahan sa pagprotekta sa kaharian. Sa kabila ng mga pagtiyak ni Iris, nagpa siya si Phaios na suwayan ang kanyang mga utos. Umalis siya upang humingi ng tulong kay Alan, ang hari ng elf. Habang nakatayo silang dalawa sa silid aklatan, ipinahayag ni Phaios ang kanyang mga alalahanin kay Alan. Hinihayag ni Alan na mayroong isang paraan upang maibalik ang kalusugan ni Iris. Binanggit niya ang isang misteryosong elemento na kilala bilang soul na matatagpuan sa isang malayong kuweba. Ang elementong ito ay may kakayahang pagalingin ang mahiwagang enerhiya ng isang tao. Ipinaliwanag pa ni Alan na kung makukuha nila ang kaluluwang ito para kay Iris, gagaling siya kaagad. Kaya, umalis si na Alan at Phaios mula sa kabisera ng kaharian ng liwanag. Ang kanilang destinasyon ay ang kuwebo na nasa malalim na kagubatan. Ang kanilang misyon ay upang mahanap ang mahiwagang elemento upang gamutin ang Reyna. Samantala, pagkatapos magpaalam kay Iris, mas determinado si Hero na makita siyang muli. Sa pag-iisip na ito, nagsisimula siyang magsanay ng mas mahirap kaysa dati. Nakita namin siyang nagpapatuloy sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay kasama si Bales. Habang si Hero ay abala sa pagsasanay, lumitaw si Rosa. Sinabi niya sa kanya na inutusan sila ng hari ng kadiliman, na labanan ang ilang nilalang sa labas ng kabisera ng bansa. Hinala ni Bales na ito ay isang pakana lamang upang panatilihing abala si Hero. Di nagtagal, nakipagpulong si Bales sa hari ng kadiliman at nagulat na ang lahat ng tropa ay handa ng tumungo patungo sa kaharian ng liwanag. Gayunpaman, nananatiling nakakalimutan ni Hero ang mga planong ito. Matapos umalis sa kabisera, nakatagpo ni Hero ang iba't ibang masasamang halimaw. Matagumpay niyang nilabanan ang mga ito sa tulong ni Rosa. Maya-maya pa, pinapanood niya ang isang barko mula sa Dark Kingdom na naglalayag patungo sa Light Kingdom. Pagkatapos, bigla silang inatake ng isang kawan ng lumilipad na nilalang. Nagawa ni Hero na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nahuli si Rosa. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa bangin. Nang makita siyang nasa panganib, mabilis na kumilos si Hero para iligtas siya. Sa kasamaang palad, pareho silang napadpad sa gilid ng bangin. Ang masaklap pa, isang nakakatakot na halimaw ang lumitaw sa eksena. Habang nagbabadya ang panganib, si Hero, nang walang anumang pag-aalinlangan, ay sumugod sa isang matinding labanan laban sa isang nakakatakot na halimaw. Ito ay isang mapangahas na hakbang, ngunit isa ito na sumasalamin sa kanyang hindi matitinag na tapang. Samantala, si Iris, ang reyna ng Light Kingdom, ay nagpakita ng parehong katapangan, habang siya ay nakahanda upang ipagtanggol ang kanyang kaharian laban sa nalalapit na pagsalakay mula sa hari ng kadiliman. Sa pagharap sa mabigat na hukbo ng hari ng kadiliman, nagpa siya si Iris na harapin ang kalaban ng direkta. Hindi siya nakatayong mag-isa, bagaman, nasa kanya ang suporta ni Sema at ng Magical Warriors na handang lumaban sa tabi niya. Habang nagpapatuloy ang matinding laban ng ito, sina Phaios at Alan, ang hari ng elf, ay nagsasagawa ng isang misyon. Nakipagsapalaran sila sa isang misteryoso, at nakakatakot na kuweba. Ang kanilang paghahanap ay napakahirap, at parang walang katapusan ang lalim ng kuweba. Ngunit ang kanilang pagtitiyaga ay nagbunga nang sa wakas ay matuklasan nila ang nagninangning na kaluluwa, isang lunas sa magpapagaling sa Reyna. Gamit ang mahalagang gamot na ito, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pabalik sa kabisera ng kaharian.
Bumalik sa larangan ng digmaan, ipinagpatuloy ni Iris ang kanyang matatag na pakikibaka laban sa mga sundalo ng Dark King. Sa kabila ng kanyang kahangahangang husay at lakas, ang napakarami na bilang ng mga kaaway ay nagpapahirap sa kanila. Isa-isa niyang tinatalo ang mga mananakop, ngunit patuloy na dumarami ang kanilang bilang, na nagtutulak sa kanya sa kanyang limitasyon. Nakaramdam na si Iris ng pagkapagod, ngunit bago sumuko sa pagod, gumawa si Iris ng pangwakas na protection na hakbang. Nagsagawa siya ng isang mahiwagang barrier na bumabalot at nagpo-protekta sa lungsod. Gayunpaman, ang pagsusumikap na ito ay nagpahina sa kanya, at siya ay bumagsak sa lupa, naubos ang kanyang buong lakas. Samantala, sa Dark Kingdom, ipinagpatuloy ni Hero ang kanyang pakikibaka laban sa halimaw na may kakaibang pagkakahawig sa isang minotaur. Ang labanan ay masiklab at matindi, ngunit ang hindi kapani-paniwalang kasanayan ni Hero ay nagbibigay daan sa kanya upang talunin ang kanyang kalaban. Ang alikabok ng labanan ay lumilinaw, na inihayag si Hero bilang ang nanalo. Kasunod ng kanilang matagumpay na labanan, si Rosa ay nagmumungkahi ng isang hapunan para sa kanilang tagumpay. Pumayag si Hero sa kanyang imbitasyon. Habang nakaupo sila para sa kanilang pagkain sa gitna ng kalmado ng gabi, pinag-isipan ni Hero ang pangakong ginawa niya sa Reyna ng Liwanag. Ipinahayag niya na ang pangakong ito ang kanyang pinaka-prioridad, isang kaisipang malinaw na hindi angkop kay Rosa. Pinaalalahanan ni Rosa si Hero ng kanyang mga responsibilidad bilang prinsipe ng kadiliman, ang kanyang tungkulin na siguruhin ang kinabukasan ng kanyang kaharian. Sa kabila ng kanyang unang pagkadismaya, tiniyak niya kay Hero na mananatili siya sa tabi niya, na nagbibigay ng suporta para tulungan siyang makamit ang kanyang mga layunin. At sa isang sandali iyon, ipinagtapat ni Rosa ang kanyang nararamdaman para kay Hero, na nagdagdag ng hindi inaasahang pagkakataon sa kanilang pag-uusap. Si Hero, nang marinig ang pag-amin ni Rosa, ay nananatiling tahimik. Tinanong siya ni Rosa, nagtatanong kung ang dahilan ba ng kanyang katahimikan ay dahil may nararamdaman siya para kay Iris. Walang sabi-sabi, tumanggo lang si Hero na nagpapatunay sa kanyang hinala. Ang pagka-busted na ito ay nagtulak kay Rosa na magmadaling umalis. Sa kanyang pag-alis, nagpasya siyang mananatili parent sa tabi ni Hero, anuman ang mangyari. Nais niyang masaksihan ang kanyang pag-akyat sa trono bilang susunod na hari ng kadiliman. Kahit sa gitna ng lahat ng ito, nararapat na banggitin na si Rosa ay talagang isang kapansin-pansing figure ng kagandahan. Bumalik sa kaharian ng liwanag, dumating si Fayo sa palasyo sa tamang oras. Agad niyang ibinigay ang nagninangning na kaluluwa kay Sema, na maaaring gamitin ang kanyang kapangyarihan upang maibalik ang kalusugan ni Iris. Si Sema ay nagsasagawa ng isang maikli ngunit malakas na ritual na naging dahilan upang mabawi ni Iris ang kanyang lakas. Sa panibagong sigla, handa siyang ipagpatuloy ang pagtatanggol sa kanyang kaharian. Si Iris na nagpapasalamat sa mga pagsisikap ni Fayos, ay nagpaabot ng kanyang pasasalamat sa kanya. Dahil sa panibagong lakas, itinakda ni Iris ang kanyang mga tingin sa kanyang susunod na layunin, talunin ang Dark Kingdom at muling makasama si Hero. Samantala, sa kaharian ng kadiliman, pinapanood ni Hero ang isang napakalaking fleet ng mga barko na naglalayag patungo sa kaharian ng liwanag. Bumalik sa kaharian ng liwanag, muling nagsimula ang labanan ng ibabani na Iris, Fayos, at Sema ang protection na hadlang. Matapang silang naninindigan laban sa mga sumasalakay na puwersa, na minarkahan ang simula ng isang matinding labanan. Lalong lumala ang sagupaan ng anghari ng kadiliman mismo ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita, naghahanda ang dalawang pinuno sa tunggalian na nagpapahiwatig ng pagpapakita ng kapangyarihan. Kasabay nito, nakaharap ni Fayos si Bales sa larangan ng digmaan. Sa pagkilala kay Fayos bilang isang malakas na kalaban, pinili ni Bales na makipaglaban sa kanya na humahantong sa isang matinding away sa pagitan ng dalawang commander. Sa mabangis na tunggalian sa pagitan ni Iris at ng hari ng kadiliman, walang humpay na lumalaban ang bawat pinuno. Nilalayo ng hari ng kadiliman na talunin si Iris at angkinin ang mundo bilang kanyang kapangyarihan magpakailanman. Nais naman ni Iris na pigilan ito para mapangalagaan ang natural na kaayusan ng mundo. Sa kasamaang palad, ang hari ng kadiliman ay nagsimulang mangibabaw ang kontrol sa labanan. Sa kabila ng pagsasama-sama ng kanyang mga pagsisikap kay Sema at sa mga mahiwagang sundalo, nakita ni Iris ang kanyang sarili na walang laban sa hari ng kadiliman. Sa isang pangwakas na determinasyon, ginawa ni Iris ang isang pagsasakripisyo, handang isuko ang kanyang buhay upang mapuksa ng Ron ang magkabilang kaharian, at sa gayon ay mapapanatili ang mundo sa kaayusan. Sa kabilang banda, sa Dark Kingdom, si Hero ay pumasok sa Royal Palace. Doon siya ay hindi inaasahang nakasalubong ni Adele. Nagulat si Hero ngunit mabilis na nabawi ang kanyang kahinahunan, naalala ang hindi kapani-paniwalang mundong ginagalawan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Adele ay naging isang napakalakas na halimaw at sumugod kay Hero. Kasunod ng matinding labanan, dinaig ni Hero ang kanyang dating kasama. Sa kanyang huling hininga, isiniwalat ni Adele na ang hari ng kadiliman ay umatake sa kaharian ng liwanag. Determinado na tulungan si Iris, agad na naghanap si Hero ng barkong masasakyan patungo sa kaharian ng liwanag. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Hero ng napakaraming sundalo na nagtatangkang pigilan siya. Gayunpaman, namagitan si Rosa, tinulungan siya sa paglupag sa mga sundalo.
Nakarating si Hero sa daungan, ngunit sa kanyang pagkadismaya, walang barkong nakikita. Biglang sumilay ang isang mahiwagang liwanag mula sa kanya, at ang mga maitim na pakpak ay humusbong mula sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan, lumipad si Hero patungo sa kaharian ng liwanag. Bumalik sa kaharian ng liwanag, sinimulan ni Iris ang ritual para sa Ron na ilabas ang buong kapangyarihan nito, na nagbabalak na puksay ng lahat sa landas nito, ang mga istruktoryo, mga naninirahan, at ang hari ng kadiliman. Habang nagmamadali si Hero patungo sa kaharian ng liwanag, nakasalubong niya at walang kahirap-hirap na nadaig ang ilang maitim na sundalo. Nang malapit na siya sa palasyo, nakumpleto ni Iris ang ritual, at sinimulan ng Ron ang mapanirang pag-aalsa nito. Sinubukan ni Hero na abutin ang kamay ni Iris ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang kaharian ng liwanag ay nagsimulang gumuho, at ang reyna nito ay nasawi. Galit na galit, hinarap ni Hero ang hari ng kadiliman at naghatid ng isang malakas na pag-atake, na di nadaig ang hari ng kadiliman. Nakalulungkot pagkatapos ng ganap na pagkawasak ng Ron, pareho rin naman.